Manila Mayor Isko Moreno clapped back at Palace spokesman Harry Roque for saying that his criticisms of the government are for his political ambitions. During the groundbreaking ceremony of the Arroceros Urban Park Rehab in Manila, Moreno called Roque's remark rude. Buhay ng tao ang nakasalalay. Kaya huwag niyo kaming sagutin ng pabalang. Ayaw namin kayong patulan. Pero tinutulak niyo kami sa pader. Tinutulak niyo na kami sa pader. Huwag niyo kami sagarin. Mahaba ang pasensya namin. Pero Mars, Estepare, call. Call tayo. Balik ko kayo sa... Although he did not mention names, Moreno urged government officials to focus on the pandemic response and not on the upcoming 2022 elections. The mayor is still evasive of questions about his political plans for next year. He said there will be a time to answer those before the filing of certificates of candidacy in October. Basta magkikita tayo sa finals kung gusto niyo ng politika. May panahon kami para sa inyo. For now, magligtas tayo ng tao. Senator Manny Pacquiao, whose political plans are still hazy at the moment, said he has not talked to Moreno for a possible team up for 2022. Wala pa kaming pag-uusap, wala na hindi naman kami nag-uusap pa. Mahirap magsalita ngayon, pero ako naman, katulad ng sinabi ko na tatlo lang pinagpipilian ko na maging desisyon. Yung either tumakbo ng Pangulo, tumakbo ng Senador, or... Pero na lang sa Pacquiao said that the National Convention of the PDP Laban faction he leads will push through on September 19. They're expected to elect new officers for the ruling party. The senator made the announcement the same day that the other wing, led by Energy Secretary Alfonso Cusi, is set to hold its own national convention. Both factions are still waiting for COMELEC to settle the legitimacy issues within PDP Lapan. Naniniwala kami na kami ang legit PDP at ang mahigit 100,000 members ng PDP naniniwala sa atin at nakasuporta sa atin. For News 5, Rome Lopez. We are One News.